natin papasok ng ating area of responsibility. Ngunit gusto natin linawin na papasok ito ng area of responsibility at wala pang direktang epekto. Kasi ang nagiging connotation, kapag pumasok ng power, may direct effect agad. So, ito ay papasok pa lang nating area of responsibility by tonight or tomorrow morning at papangalan natin Bagyong Henry. Magiging ikatlong bagyo sa buwan ng Agosto. So, unahin natin ito si Gardo na nasa loob ng ating area of responsibility. So, generally, it will move on a north or northwestward direction, pero malayo pa rin sa ating bansa. And within the next 24 hours, nakikita natin na possible ng mag-dissipate, matunaw, o maging isang low pressure area itong si Tropical Depression Gardo. Then, still, dahil nga sa layo nito, wala itong direct effect. Ngunit yung trough extension, ang magdudulot ngayon ng pag-ulan over the some parts of Visayas and Luzon area. Okay, for the super typhoon, so makikita natin sa ating track. So as of 8 a.m., nasa labas pa siya. Then mamayang gabi, inaasahan natin na papasok na ito ng ating area of responsibility over the northern boundary. Then nakikita natin, based on our analysis, ito ay susub-sub pa. So ito yung nakikita natin dahil merong high pressure area on the east and on the west and east ng bagyo. Ito ngayon yung pumipigil doon sa bagyo para umilos pataas. Then ang nangyayari ngayon, gumagalaw pa eastward yung high pressure area dito sa may Japan side. Then mayroon pa ni bagong high dito na siya ngayon na mag-govern sa movement ito. Kaya by ganun nga scenario, susub-sub pa ng husto yung ating bagyo. Kaya nakikita natin yung ating extreme northern Luzon area ang binabantayan natin dahil kapag sumubsob pa ng husto itong si itong super typhoon natin ay possible worst case scenario natin signal number 3 over the extreme northern Luzon area which is Batanes. So yun yung binabantayan natin, pero may scenario din tayo na possible na kumilos ito papalayo. Pero sa ngayon ito yung pinakamalapit na yung ating bagyo on Friday, ito na yung pinakamalapit dito sa extreme northern Luzon area. So, yun yung binabantayan natin dito sa super typhoon na papasok ng ating area of responsibility. So, on that track, no, so nakikita natin, no, by tonight, then, it will be named Henry. Then, by late Thursday through Friday, ito na yung magiging almost stationary siya dito. So, nakikita natin na halos magkakatikit. Then, mag-recurve na siya towards north. So, ito yung nakikita natin ang galaw. Dahil nga, nakadepende si itong ating super typhoon dito sa dalawang high pressure system sa ibabaw niya. So kapag ito na ngayon na magdidikta ng galaw, ito yung magsasabi sa atin kung ito ay susub-sub pa ng husto or hindi na. So yun yung ating nakikita ng magiging epekto nito in the coming week. So ang crucial date natin is on Friday and weekend dahil titignan din natin kapag nandito ang bagyo, possible din yan maghatak ng habagat. So yun pa yung isang tinitignan natin sa ngayon na magpapauli naman mostly on the northern and central parts of Luzon. So dito wala pa naman tayo nakataas din na anumang wind signal kasi na malayo pa naman ito at pero magiging rough condition na over the parts of the northern Philippine area. So mas magiging maalon na dito sa may southern Japan and Taiwan area. Then light to moderate winds, rains naman na expect natin on late Thursday or Friday. Then enhancement ay hindi natin i-rule out na pwede nga magpaulan dyan sa western section ng Luzon beginning on Friday. And that's all for the update on dalawang bagyo na binabantayan natin.